He was cut off from the fellowship. He was cut off from the protection. He was cut off from the provision of the Father. That's why he was called dead. So sinabi ni Paul, to be carnally minded is death. Kung carnal dali mo pa minsaron, malayo pa. That's why ang mga pwede ka galit pangamuyo, hindi ka pakatuo sa mga pangamuyo, and you will not receive the provision of the Father because of your mindset. Are you with me? Pero, kabalo ka mo, having a wrong mindset cut us off from the provisions of the Father. But to have the right mindset will restore us back to the Father. Are you with me? There must be a change in us. Romans 12 verse 2, dapat may transformation sa ating mga paminsaron. Sila yan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mindset. That's why, nga ang ininga bata, na-restore siya sa Father, kaya nga, namurag-muragan siya. Natauhan siya. Di ba lang kung isa yan? Natatauhan kita. Nakakabugtaw kita. Sino kagi sa inyo yung pagbugtaw niyo? Ginagawa ko kasi kinalagas ka. Pagbugtaw. Ginagawa, ay, sama. Hindi ba yung tubot? Naku kayo sa ako na. Having the right mindset means daw natauhan kita, nakarealisar kita, and it brings us closer to the Father, and the provision of the Father is available. That's why yung sa mindset mo palapit, pwede ka maging kaaway, pwede ka maging abyan sa Diyos. Natulungan niyo wala. Kung right ang inyong standard, right ang inyong mindset, then may manifest mo again ang inyong pagtuo. Do you remember? Tagal na rin naman sa isa ka puntos, and then we want to close this. Kilala niyo si Shedrach, si Meshach, at si Abednego. Some of you, kasi hindi siya kilala, siya ang abyan ni Daniel. Si Daniel is a man of faith. Na-influensyahan niya ang iyong abyan. I pray na kung ikaw is a man and woman of faith, ikaw ang nag-i-influensya sa iyong abyan, kahit hindi ikaw na-influensyahan sa iyong abyan. Kaya hindi ang standards ng kalibutan niya ni ang siyang mamibabaw sa iyo, kundi ang standards ng Diyos ang makalatun sa iyo. So si Daniel, he is a very strong believer, hindi siya compromiser, nambal niya nga what is right, what is right. Kung iyan na sa kalibutan, sila niya, hindi ako pwede daw. May aras siya ng itawang na dividing line, kaya he knows the standard of God. May aras siya ng spiritual mind. That's why na naimamanifestar niya ang iyan na pagtuo. San o? Sa limbulog siya dito sa Urim sa Diyo. Pero antes siya kinulong dito, ano ang deklarasyon? Wala sa makakapag-pray in 30 days time. Itang 30 days na lang, ha? Hindi ko na muyo. Inviolate niya. Kaya nga, hindi siya kasaram na hindi siya makikistorya sa iya nga ginoong in 30 days. Hindi ganit sa kasaraw niya na hindi mamamuyo sa tatlo ka beses sa tatlo. Kaya nga, mamamuyo siya aga, punto, tag, gabi. In other words, kapag mamamuyo siya, pamahaw, kanyaga, kanyapon. May matakong na standard na ginimo dito sa ano? Dito sa Singapore, ano ganito, ilang simbahan sa Singapore?
horizon. Kapag ka sila ay hindi sila mamahaw, hindi sila mamamuyo, kapag basa sa puro sa nilo, hindi sila mamahaw. Kapag ka hindi sila nagtao, hindi sila yung nagbasa sa Biblia, hindi sila mamamuyo, no food. Namin na siguro mas tagal. Kaya, hindi pala pagpakana ang himulawas sa sulod sa isa kasimana. Dasun pa kanon mo sa tututudo na impatso ka. Diba? Listen to me. Hindi ka mo magbabasa sa Biblia the whole week. Pagkabatiin sa wari ni Pastor, kasi masampol pa mo. Nga, hindi ka ready. Hindi ready ang tiyan mo magkaon. Hindi mo ma-digest ang ginahambal ko dito. Are you with me? Spiritual impatso. Now, balikin ka dito kay Daniel. Inviolate niya ang law. Kaya nga, this is ungodly law. This is demonic law na hindi ka pagpapakamayuan. Kabalang mo nga may bill na ginapasa sa Subong, sa Pilipinas. Bala niya ang bill na ginapasa. Ngayon, bawal na bumitbi sa Biblia. Bawal mag-Bible study. Dapat yung kita mga muyo, kahit dumilihan ang ito nila. Ano na ginapasa? Sa isang kongresman, si Ligulor, nakasaganin na sa kongreso, na yung tao mo na. Sa next election, hindi na mabutuhan. Hindi na akong pangalilog na. Kaya nga, demonic law na ang ginabutang mo. Nga bawal na, ano na? Wala lang mga batas ng kongresman, silent sila. Pero, ginaporma-forma, hindi na ipasarin na siya. Bawal na bumitbit sa Biblia. Bawal ng Bible study. Alright? Now, amunta na tabo kay Daniel, may law sila, bawal mangamuyo in 30 days time. Hindi ka pwede mangamuyo sa Diyos mo. Dapat na yan pangamuyuhan mo ang hari si Nebuchadnezzar. Kasi ano, si Darius. Pero in-violate ni Daniel. Kada pangamuyo niya, binabuksan niya, tututo, banat ng bintana, and let the world see him. Amuyo siya. Hindi ba lang naman, ang lungan kang labo bangon sa isa, sa iya. So, nakusaran siya, na rebelde sa hari. Ano na tabo? Ibunog siya, dito sa, Leon. Sa unit sa Leon. Pero kapatapan mo, dito na i-manifestar ni Daniel ang iyong pagtuo. Tandaan niyo eh, na i-manifestar mo lang iyong pagtuo kapag ka gindala ka sa punto sa pagpikapila. Kung magkatuo ka gyapon sa Diyos mo o ipitray mo siya. You with me? Dira mo makitaan kung may pagtuo ka wala. Halimbawa, pag nagdapag na ako sa Ginoon, naibutan ka sa pika-pika din. Kasi kung matras ka, wala ka nag-push through, then that is not faith. Ang bag sa Bible, daw parehas na kataas sa pagtuo sa demonyo. Yung kutog-kutog pag ganyan demonyo. That's why hindi ka pwede magambar ka, ay may pagtuo man ako. Yawa ganyan ito, oo. Kung balik ito. Pero dapat may ipakita, may manifestar na ito sa ato niya nga mga actions. So si Shadrach, Meshach, Abednego, balik kita. Nagpatindog si Haring Nebuchadnezzar sa 90 feet tall and 9 feet wide na estatwa. Ang ulo niya bulawan, at puro balik bulawan rin sa ulo. Hasta sa idalon. Kabala ko kung kita kami sa Thailand, may din pakita ako sa inyong picture. Niya yung picture ni Buddha. Siguro na ako nakadamol, siguro ang ano mo. Naman na siya ka-panyagol, naman na kalapat. Basi ang katumulong buta ang mga kadamol. Pila ka tunilada na gold, pure gold dito ni Buddha ka sa bukit. Picture ni Buddha. Doon sila po nakita ko daw, ako na halos 90 feet tall man. Nakita niya ko, niya daw ang amo mo ng gilimo ni Nebuchadnezzar, naghimo sa sampuro ng ulawan, na istatwa. Sino niya, sino man makabatid sa mga trompeta, makabatid sa flauta,
mga puti, mga bati sa tanang-tanang yung mga tinukar. Sinanya, dapat sila ay magyaog ka magsimba sa sining estatwa. Ipatawag tanang-tanang yung mga opisyal sa gobyerno. Pagyaog sa tanang, magtunod, dukod ba? Kaso ibang bumalik ito. Sinanya, gating dumi tatlo. Pinoy siguro. Pagbalik niya nila, ano na yun? Gin-report sila. Kaya hari yung member kami sa akin. Mag-report sila, ipatawag sila. So, dito na, Shadrach, Meshach, Abednego. Nga ka mo ay wala nag-practice ang akong kasukuan. Sila isang tatlo. Wala nila yung tawag yung mahal na hari. Ang tawag nila, Nebuchadnezzar, hindi kami magpatis ng kasuguan mo. Kaya nga, nasulat sa among kasuguan, hindi kami mag-iaog dira. Bisan pa nga ihulog mo kami dito sa hornuhan, still, we will not. I-deliver man kami sa among Diyos o hindi man, no for sure, eh, hindi kami mag-yes sa imo ginamando sa amin. Ginpainin. Ito, ginpa nila. Ginmanifest nila ang ilang pagtuo in front ni Nebuchadnezzar. Are you with me? Pagbulog sa ila sa hormuhan, ang pinakamang dalangko at pinakamaskulado ng army, ano daw tapot-tapot na sa amin? Ang dalagko, alam, pinakadalagko ko lang ang pinakamasuladong army ang bumitbit sila. Patulong pa lang sila dito kay mga ginhit sa 7 times. Ihapoy sila dito. Pero dito pa lang sa bibig sa hormuhan, napatay na ang mga dalagko ang mga army. Masahan yung Biblia nyo? Pagkuro nila dito ng kalamatan yung madalagko, pero pag, ano yung sagot? Hindi pala tatlo itong ginhapoy ito sa sulod. Kaya apat na. Kaya nang ika-apat, dawanak sa Diyos. You see? Tandaan niyo eh. God is always with you. Basta tumindog ka mo sa inyo pagtuo. Now listen to me. Hindi natin may manifestar na natin pagtuo, not unless back up sa word of God na ginatindugan ta. Tandaan niyo eh. God will never abandon you pag tumindog ka mo sa pulong niya. Amen. We have been experiencing so much sa mga trials and testings, not only here, even in the other nation. Pag umapil ka sa pulong sa Ginoo, dira mo may manifest ang pagtuo. Kasi sure enough, makikita sa tao, tuo di man. Ito ang mga tao. So that's why, sisiling ko sa inyo, gamay ng problema, hindi na makatapnasin mo. Gamay ng pagtilaw, hindi na yan makaupang sa inyo. Gamay ng persecution, siling galing ni Paul, ginhaboy na siya, ginbinlagin sa puti pa, gabuasa pa siya kung kaysa force fasting, sila niya, tawag niya, light affliction. Ginbinlan ka na sa gamay na kabuhi. Ginsaputi ka ng tugtog ng mapatay, halos mapatay ka. Ginhapoy ka how many times? Nasyempre ka, sila niya, light affliction. Ang pag-interpret niya sa ato niya, daw mapatay na tayo, sila niya, light affliction. Kita yung dati, gamay lang ang pagtilaw, gamay lang ang sugit-sugit niya, discouraged na tayo. Paano natin may manifestar ang pagtuo? Once! Ngayon, hindi baka sa bulan sa Ginoo. That's why, nakita na ko, yung mga dalako ng mga nagtuo sa ila, naging men and women of faith sila, bangon maging unuyatan sila ng promesa at pulong sa Ginoo. That's why, sili ko sa inyo, dapat may cambio sa ating mga utok pag ang ating standard ay word of God. And then, mabati na ang iba niya mga tao sa inyo na na-improve ninyo that you are men